everyone, welcome back again to Fear Mirnet channel. Thank you so much for always tuning in. Okay, so ngayon pag-uusapan po natin ang mga katanungan. Isa sa mga katanungan po ay, totoo ba ang reward claims ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay? Okay, sasagutin natin yan sa mga katanungan sa ating comment section at saka saan daw kukunin ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay ang pambayad sa utang ng ating bansa once na siya ay mahalal? 2 weeks after siyang mahalal bilang pagkapangulo ay babayaran niya ang 11 trillion pesos na utang ng ating bansa sa World Bank. So, sasagutin natin iyan. Alright, ito na nga po mga kapatid. Totoo, na legal na tax informer of the state si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay. Matagal na po siyang binabayaran ng ating gobyerno bilang isang tax informer. Okay, ang pinakamalaki niya na naitulong, naiambag sa mga Pilipino ay ang pag-confiscate, pag-recover ng global ill-gotten wealth ng mga Marcoses. So, naaprubahan na po ang kanyang reward sa ito po sa Supreme Court GR number. Once again, GR number 192223. Okay, Supreme Court decision po iyan tungkol doon sa pag-aproba sa partial tax informers reward ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay na pumalo na po ngayon ng 53.2 trillion pesos. Okay, so ayan po, naka-embank po iyan sa Supreme Court. Matibay na desisyon po yan. No, once na sinabi na naka-inbank, that is way back 2003, okay? Iyan po ay pinagdesisyonan ng 15 justices sa Supreme Court. So, matibay na matibay po. Meaning to say, full court ang nagdesisyon niyan na ito ay legal na may reward claim si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay sa ating gobyerno. Dati po na sa 11 trillion iyon, subalit ngayon pumalo na po siya sa 53.2 trillion pesos dahil annual po ito. Annually is my interest. Okay, tumutubo, lumulobo. So, iyan po ang katotohanan dyan. So, dyan po kukunin ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay ang kanyang ibabayad sa utang ng ating bansa once siya na halal bilang pangulo. 2 weeks. Okay, nasa platform of government yan ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay bilang isang qualified na presidential candidate. Alright? So, ayan, napakapalad ng ating bansa, napakapalad nating mga Pilipino sapagkat sabi ko nga mayroong isang tao, isang persona, sabi nga ng karamihan is na nakakakilala kay Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay, siya ay isang philanthropist na sa pamamagitan niya, sa legal na paraan, sa itinakda ng Panginoon, ang ating bayan ay magiging maunlad. Matatanggal tayo doon sa listahan sa buong mundo na may utang. Iyan po yung katotohanan na hindi alam ng karamihan. Ako po, 2016, isa ako sa mga Pilipino na makakapag-testify kung gaano kaligal ang reward ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay sapagkat ako po ay miyembro ng kanyang private foundation na Lihay-Lihay Economic Development Foundations Incorporated na siyang partner, nag-iisang partner ng Gobyerno for Nation Building. Isang foundation na partner ng ating gobyerno for nation building. Okay? So, ayan po. Walang duda na dyan sa pondo na mayroon si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay sa ating gobyerno. Natagalan ang kanyang proseso sa ating gobyerno sapagkat kahit pinapaiting sa anti-red tape authority, di ba? Ngayon pa lang yun nung panahon ni President Duterte na pinapaigting nila yung ease of doing business, yung sa anti-red tape law, di ba? So, ayan, kahit pa na ganoon subalit, hindi natin maiiwasan na meron talaga mga trabahante sa ating gobyerno na kumbaga hindi ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Kumbaga mayroong nasusulsulan, which is true,
Okay, ginagapang sa gobyerno kasi ginagapang ng kalaban ng mga oligarkiya ang reward ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay upang ito ay hindi maibahagi ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay sa mga Pilipino. Upang i-program tayo ng mga Pilipino na mangmang or mga mahihirap, which is hindi tayo mahirap. Tayo ay mayaman na bansa. Tayo ay maunlad na mga Pilipino sapagkat mayroong compromise agreement sa gobyerno si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay na ang two-third ng kanyang informers reward, partial informers reward sa 53.2 trillion ay ibabahagi niya ito sa sambayan ng Pilipino. Kalakip doon ang pagbayad ng utang ng ating bansa. Okay, so 2016 pa, nasaksihan ko po kung papaano ito pinroseso ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay, yung writ of execution. Mahirap, okay? Dumaan talaga sa butas ng karayom. Kasi maraming humahad lang, pero kailanman ang katotohanan ay hindi madadaig ng gawain ng mga masasama. Ang liwanag ang siyang maghahari. At ngayon ay talagang inaani na ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay ang tagumpay. Sapagkat noong July 1, 2021, inaprobahan or granted ng Regional Trial Court Branch 97 ang writ of execution ng reward ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay upang magawa na ito. Okay, ng voucher widget. So thank you so much sa mga trabahante ng ating gobyerno na ginagawa ng maayos ang kanilang tungkulin. Saludo kami sa inyo for the benefits of humanity, of mankind, ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng less fortunate Philippine citizens. Maraming salamat po. At saka, merong bagong batas ngayon na yung lahat ng reward claims ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay ay kasama na doon sa desisyon ng Branch 97 sa pag-grant ng writ of execution. Merong bagong desisyon, bagong batas, Rule 144 PAR number 2 Rules of Court. Okay, AM number 19-10-20-SC. Which took effect May 2021, ngayon lang na 2021, that all pending claims shall be governed by said rules of court. So lahat ng claims sa Supreme Court at Malacanang ay kasama na sa desisyon ng Branch 97 QC ng RTC noong July 1, 2021. Kasi maliban doon sa Supreme Court, nasa Supreme Court ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay, meron pa siya sa Malacanang amounting 88 something billion pesos. And mayroon pa nga siya sa BIR. Okay, so sumunod sa regulasyon sa batas si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay. Saksi kami dyan. Kasi dumaan siya sa iba't ibang ahensya at dumaan siya kahit sa PACC, sa Anti-Red Tape Authority, dumaan si Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay dyan. At yung sa BIR nga is mayroong utos, ano, may order ang Anti-Red Tape Authority na iproseso ang nasa BIR na yung reward doon ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay. Amounting nasa trillion din iyon. Okay, ako nakasama ako way back 2019 dito sa Bureau of Internal Revenue sa National. Okay, so kaya talaga grabe. Sabi ko nga sa mga nandito na sa LADFI, talagang huwag kayong bibitawo. Okay, kahit natagalan ang proseso, kasi nga hindi iyan kasalanan ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay. Ang may kasalanan dyan yung mga kakampi ng mga oligarkiya na pilit hinaharangan ang reward ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay. Subalit, anong mapamain ang gawin nila na paninira kay Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay sa social media, mainstream pa yan, o kahit ginapang pa nila iyan sa bawat ahensya ng gobyerno, maging sa korte ginapang, subalit never silang nagtumpay. Kasi ang dumadaan sa legal, ang nasa legal at sa katotohanan, iyan ang laging magwawagi. Lalo na kung ang kanyang pagkilos ay alay sa Panginoon, sa bayan at sambayan ng Pilipino.
iyan at iyan ang magwawagi. Sumusunod sa legal. Siya ang legal, walang iba. Okay? So, walang Marcos wealth. Ang mayroon is global ill-gotten wealth ng mga Marcoses. At mayroon silang compromise agreement sa ating gobyerno wherein inadmit na nila, inaccept na nila ang kanilang kasalanan, inamin na nila ang kanilang kasalanan noong 1993. Okay, na-sequest na ng ating gobyerno ang ilang, ano, ang mga nakaw na yaman. May pinirmahan dyan sila BBM, sila Amy Marcos, ang buong pamilyang Marcos, pati si Imelda, lahat sila. At sa pinirmahan nila, included doon na walang sino man sa kanila ang mga pumirma doon, ang pamilyang Marcos, na muli pang makakabalik sa pinakamataas na posisyon. Ano ang pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno? Ang pagka-presidente. Alam iyan ni BBM. Okay? Alam iyan ni BBM kasi 1993, malaki na siya. Ako medyo bata pa ako that time. So, ayan. Alam iyan ni BBM. Subalit, bakit binalga niya? O, hindi niya sinunod. Na, alam niya iyon. Na may pinirmahan siya sa ating gobyerno na hindi na sila pwede pang umakyat sa Malacañang, na hindi na sila pwede pang tumakbo sa pagka-presidente. Okay, so ayan, bakit sabi ninyo, bakit sa Senado nakapasok siya or governor or sa vice president pwede siya? Kasi hindi naman iyon yung pinakamataas na posisyon. Ang pinakamataas na posisyon ay yung pagka-presidente. Pinirmahan nila iyan, kapalit ng kanilang kalayaan. Okay, na hindi sila makukulong basta may compromise, may pinag-agrihan sila ng ating gobyerno. At isa pa doon sa agreement nila ay ibabalik nila yung trilyon-trilyon na hindi pa nila binabalik sa ating gobyerno. Subalit from 1993 until now, hindi ibinalik nila BBM. Okay? Bakit sinasabi natin si BBM? Kasi isa siya sa pumirma doon. Marcos siya. Siya, pumirma siya doon sa 1993 agreement. At pinagtibay iyon, ha, na agreement na iyon noong 1994. Pinagtibay iyon. Noong panahonan ng dating Pangulong Fidel V. Ramos, pinagtibay pa iyon. Ha? Hindi lang isang beses iyon. Nang 1993, 1994, pinagtibay pa iyon. So, alam na alam ni BBM na hindi na siya pwedeng tumakbo pa sa pagkapangulo. Okay? So ano yung hindi bona fide, hindi malinis ang hangarin niya sa pagtakbo sa pagkapangulo? Bakit? Alam niya sa sarili niya na may pinirmahan siya sa gobyerno natin. Pero baliwala iyon sa kanya. So hindi malinis ang hangarin niya. Ano nga ba talaga ang hangarin niya? Hindi yung magsilbi sa bayan. Kasi in the first place, kung talagang pagsisilbihan niya ang sambayan ng Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, from 1993 until this year, 2021, may ginawa silang aksyon para ibalik nila sa ating gobyerno ang trilyon-trilyon na hindi pa nila binabalik. Dapat maging aware tayo dyan. Makita natin yung maling gawain sa tama, yung sumusunod sa batas sa hindi sumusunod sa batas. Kayo, yung mga supporters, okay? Mga supporters ni BBM, ninakawan din kayo ni BBM. Tayo ang nagsasuffer doon. Na kung sana itong mga nakaw na yaman na ito na ibalik sa ating gobyerno, edi sana walang naghihirap na mga Pilipino. Walang namamatay sa ibang bansa na mga Pilipino. Walang nagpapakahirap na mga overseas sa Filipino workers. Wala. Ang nakakalungkot pa dyan, kasi even yung reward ni Sir Danilo Anseroli Haydee ay pilit na hinaharangan nitong mga loyalista ni Marcos, including Gadon, kay Maharlika. Okay? Even sa Department of Budget and Management is nagpalabas ng mga falsifikadong dokumento sila Maharlika. Sinisiraan ni Maharlika si Sir Danilo Anseroli Haydee from 2016, I think, yes, and 2018. Tumigil lang siya 2019 to 2020 na, 21st. But now, nag-ano na naman siya. Pero tumahimik na ata. Sila yung mga nagpalabas ng mga peking dokumento dyan. Mga palasipikadora yan. Kung talagang malinis, okay? So, hindi sila pwedeng tularan kasi mga ano sila, hindi sila sumusunod sa batas. Mga crime, krimen ang ginagawa nila.
yun ang gusto ninyong ilagay? Anong mangyayari sa ating bansa kung yung ngang trilyon-trilyon na pinirmahan nila sa ating gobyerno, hindi nila ibinalik sa ating gobyerno? Ano pa? May tax evasion case pa si Lilian. And worst, meron ako nakita ha, na yung sa US na drug trafficking, 1990, kaya pala hindi nakakabalik ng US. See? So mag-isip tayo mga Pilipino, even ang mga supporters ni BBM, mag-isip-isip po kayo. Okay? So ayan, tuloy na lahat natin ang katotohanan. Mali iyon, mali ang ginawa nila. Mali ang ginawa ng tatay nila na alisin sa teritoryo ng Pilipinas, sa ating gobyerno, ang pangangalaga ng mga yaman ng mga Pilipino. Kasi yun ay kaloob ng Panginoon. Lahat ng yaman dito sa mundo, sa teritoryo ng Pilipinas, pag-aari ng Panginoon, na ito ay para sa lahat ng mga Pilipino, hindi sa Marcos. Okay? Yung ginawang pagbubungkal noon, na sa 1968 to 1970, I think. Yes. Yun. Mali iyon. At dinala pa sa iba't ibang bansa, sa 177 banks in 72 countries. Tama ba yon? Legal ba yon? Di ba illegal iyon? Illegal na illegal. Ano pang excuses nyo dyan? Illegal iyon. Ang mali ay mali. Mali iyon. And then, ito ha, yung pamilyang Marcos, including BBM, 1993, pinagtibay pa ng 1994. Nangako sila sa gobyerno na ibabalik nila yung mga hindi pa nila na ibalik na trilyon-trilyon. Okay? Maging malaya lang sila. See, nakakalungkot. Yung mga nagkumuha sa grocery ng sardinas, kawawa, nakakulong. Pero yung mga trilyon-trilyon, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, malaya. See? Anong mayroon sa kanila? Anong pinakaiba nila? Napaka-unfair, di ba? See? Kasi it's because mayroon silang, sabi niyo may pera, may ganito. No! Sa atin iyon. Sa mga Pilipino iyon. Kaya tayo nagsasuffer. Hahayaan pa ba natin na magsuffer yung mga next generation? It's because dahil dito sa maling-mali na ito. Okay? Lahat tayo haharap sa Panginoon. Walang mayaman sa harap ng Panginoon. Tandaan natin iyan. Walang makakaligtas sa Panginoon. Lalo na kung nang agrabyado ka ng maraming tao, ng maraming Pilipino. Okay? It's because of your wrong deeds. Marami ang naghihirap. Maraming nagsakripisyo. Ilang milyong mga Pilipino ang nangingibang bansa. Ilang mga Pilipino ang nagsisakripisyo sa ibang bansa. Ilang mga Pilipino ang namatay sa ibang bansa. Dahil bakit? Sobra ng kahirapan sa ating bansa. Hindi na goods yung pinapadala. Human exportation. See, nakakaloko. It's because of that. Pinaniwala tayong mahirap. Pero ang totoo, mayaman tayo. Okay? Dito pa lang sa reward ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay, kaya nang payamanin ang ating bansa. Kaya nang iangat ang bawat Pilipino. Kayang pauwiin ang mga overseas Filipino workers. That's the very sad reality. Diba? Pero kailanman, hindi kayo mananahin. May kakasangkapanin ang Panginoon upang maghari ang liwanag. Upang ang mga Pilipino ay magkaroon ng masaganang buhay. Nakakalungkot isipin, diba? Yung may knowledge ka in regards to this, na mayroong pera, may pondo, may pinahagi sa mga Pilipino. Just imagine this. 53.2 trillion. Okay? Reward lang ito ni Sir Danilo Ancero Lihay-Lihay. Partial reward. Ibinabahagi niya yung 2/3 na ito sa ating mga Pilipino. It's a very sad makakita ka ng mga Pilipino sa lansangan na iisipin mo, they don't deserve that kasi may pondo para sa kanila. See? Masakit sa puso iyon makakita ka ng mga Pilipinong nagsasuffer dahil sa kahirapan, dahil itinatago sa atin ang katotohanan. Pero kailanman, ang gawa ng masama ay hindi naman nananaig. May katapusan iyan. Tandaan natin iyan.
Kaya mag-isip tayo. Mag-isip tayo. Huwag natin pairalin yung pagiging loyalista or whatsoever. Pag mali ay mali. Sumunod kayo sa legal, sa batas. Okay? Maraming salamat, guys. From 2016 until 2021, nandito ako, naninindigan kasama ang mga Pilipino sa LEDFI. Sa pamumuno ni Sir Danilo Ancero Lihay, ang number one crime buster ng Pilipinas, ang tax informer of the state, ang dakilang ama ng lipunan ng ating bayan. Maraming salamat, Sir Danilo Ancero Lihay, sa iyong kagitingan, sa iyong tapat na puso para sa Diyos, sa bayan at sa sambayan ng Pilipino. Huwag natin kalimutan sa 2022, Sir Danilo Ancero Lihay sa pagkapangalan. God bless! Manindigan sa katotohanan, huwag matakot, dahil lahat tayo haharap sa Diyos.